Hi everyone! Andiyan na pala kayo. Welcome to our Brand Talk. Sabit lang po ah. Well, pag po amanin niyo po mga kapatida, kung kanina po ay naabutan niyo na ako ay lagi exercise. Alam naman po natin na ito pong panahon ng ECQ, marami sa atin ay stagnant. Wala na po tayong masyadong movement. At ang mangyari po sa atin kapag tayo po ay nanatili lang na nakahiga or nakaupo, ay maaaring po tayong tumawa, katulad po ng marami sa atin. No, eh, sabi nga nila, ito na daw po ang new smoking, bagong paninigarilyo. So, kung gusto po natin na tayo ay maging fit at maging healthy, aba, galaw-galaw naman po tayo kahit paminsan. And also po ngayong araw na to ay gusto ko lang din pong pasalamatan yung lahat po ng mga kapatiran natin, ng mga kaibigan that has helped us out sa atin pong donation drive. Yun pong ating pagbibigay din ng ayuda sa ating mga kapatiran. Ano po, maraming salamat po ang lahat sa inyo at sa atin din mga helpful riders na tumulong na mag-distribute or mamahagi ng atin pong mga pang-ayuda sa atin pong mga kapatiran. God bless you po. Our reading is in the book of Acts 4:32-37, and it reads, "All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. From time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet." Sa mensahe po ng Panginoon na ating nabasa, tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan ng diin. Ito po ay ang salitang fit. F-I-T. Unang-una, freely given. Ang mga kapatiran po ay nagbigay ng kusang loob. They were of one mind. Hindi po sila napipilitan ng sila ay nagbigay. I believe na kinonvict sila ng Santong Espiritu dahil nakita nila na kinakailangan nilang magbigay at sila po ay nagbigay ng kusang loob. Pangalawa, I. In time of need. Meron pong matinding pangangailangan during that time at nakita ng mga kapatiran na walang ibang gagawa at walang ibang pwedeng makapagbigay kundi sila. Kaya sila po ang iba ay nagbenta ng kanilang mga ari-arian, maging ng kanilang mga bahay, para po sa pangangailangan ng simbahan. At sabi nga po, at a given time, there were even more than 1,000 who got to know the Lord Jesus Christ. At nakita po nila yung need na kinakailangan ng mga mananampalataya ng provision. And letter T, time to time. Yun pong bagay na ito na ginawa ng mga kapatiran ay hindi nila ginawa para po sustainuhan or para po sustentuhan ang gawain ng Panginoon. Ginawa lang nila ito for a short period of time at sa mga panahon na mayroon pong matinding pangangailangan. Dahil I believe po na hindi naman po ini-encourage ng Panginoon na tayo ay maging lazy. At during this time, in time of COVID, ang atin pong mga kapatiran ay mayroon din pong matinding pangangailangan. And I believe na tayo pong mga mananampalataya ay hinihipo rin ng Panginoon upang tumulong. No? Alam niyo po, meron pong kwento rin sa Bible, yun pong batang paslit na meron lamang pong 2 piraso ng isda at 5 tinapay. Ngunit ito po ay dinala niya sa harapan ng Panginoon. Tayo rin na ini-encourage ng Panginoon. Hindi tayo hinihinga na tayo ay magbenta ng ating mga ari-arian or maging ng ating mga kabahayan. Ang gusto lamang po ng Panginoon ay ating dalhin sa kanyang harapan ang ating 2 piraso ng isda at 5 tinapay. At hayaan na natin ang Panginoon ang gumalaw at magpakita kung paano niya ito i-multiply. Kaya po ngayong araw na ito, tayo po ay yumuko, tayo ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mga kapatiran na iyong ginamit upang masustain ang pangangailangan ng aming mga kapatiran. Maraming salamat din, Panginoon, dahil we believe that even at this point in time, you are using people
upang katagpuin ang pangangailangan ng mga nangangailangan at ng mga nagugutom. Panginoon, maraming salamat po. Papagpalain mo ang mga kapatid ko na patuloy na nagiging blessing sa napakarami pong tao at ikaw na po ang magbigay sa kanila ng siksik, diglig at umaapaw na pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.